Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel, Belle May. And today, we are going to Abu Dhabi kasi yung friend ko magpapasama sa embassy ng Canada embassy. So since na okay naman ang schedule ko ngayon, so sinamahan ko na rin siya. Tara, may kausap siya papunta dun. Kasi parang more than 1 or 1.5 hours ang travel time niya papunta dun. Tsaka pabalik din more than 1 hour. So, nakakainip kung wala ka ding kausap. So, ngayon, papunta na kami. Nandito kami ngayon. Papunta kami from Al Ain to Abu Dhabi. Nandito kami sa gasoline station sa Adnok. Kasi nagpapagasaluin na pa kami at bababa lang ako kasi bibili ako ng chocolate drink kasi wala pa akong breakfast at gutom ako, and it is already 9 o'clock in the morning, so mga most probably mga 1.5 hour kami makakarating doon sa Canada Embassy sa Abu Dhabi. Okay, see you later guys. Hello guys, bumili lang, bumaba ako sa sasakyan kasi bibili lang ako ng chocolate drinks kasi since na malayo pa ang Abu Dhabi, so wala pang pagkain, iba inom lang ako ng mainit. So ito yung Adnok sa may, saan na ba kami banda? Tatanong ako kung saan na itong bandang Adnok na to. Basta papuntang Abu Dhabi to. Ito yung Adnok gasoline station. Adnok, disyerto. Grabe ang disyerto. 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 Sa likod, disyerto. So, papasok ako sa grocery na. Para bibili ng chocolate, please. Hello, magtitinta lang po ako ng chocolate. Chocolate, ay hot chocolate. Titimpla lang ako, ha? Sugar. Sugar, white sugar. Maraming pagpipilian ng kape. Tatlo. Ito ang pinakamura. 5.25 lang, guys. Itong chocolate. Hot chocolate. Hello, guys. They are the staff from Adnok. Nandito ako umili ng hot chocolate. Thank you so much. Thank you so much for being with us in our YouTube channel. Thank you. Bye-bye. Palabas na ako guys, sila yung mga staff ng Adnok, eh nagre-request sila na kuhaan ko daw sila ng video, okay lang daw sa kanila kasi minsan natatakot din ako kasi alam mo naman dito na Muslim country dito. So hindi sila open sa mga ganito, hindi sila lahat open ang Maynila sa mga video coverage or whatever. Alam mo naman, natin ang mga kultura nila. Kaya nung sinabi na okay lang daw kasi mga Indian yun eh. So, kaya kinuhaan ko na lang din. So, ito yung grocery store ng Adnok. Ito sa gasoline station. Nag-drop po na kami. Gawa ng magpagasolina. Okay, guys. See you later, guys. Ngayon po, balik na ako sa sasakyan. Nihintay ko na lang yung friend ko kasi umihi siya. So, nakapag-usulina na, nakaiin na kami, at nakabili na ako ng hot chocolate para hindi ako maboard, at papunta na kami ng Abu Dhabi. So, it will take more than 1 hour or 1.5 to reach our destination. Naka-GPS kami. This Al-Katap. Boundary ng Al Ain at Abu Dhabi. Ito yung boundary ng Al Ain, between Al Ain and Abu Dhabi, Al Katam. At Al Ain is under Abu Dhabi. Bali yung area lang, no? Emirates. Boundary, oh. Emirates. Under, Al Ain is under Abu Dhabi Emirates. Ito yung
Eastern region ng UAE. At no. Abu Dhabi. Ito yung ano, ito yung boundary between Al Ain and Abu Dhabi. Dito, nandito na kami sa Abu Dhabi. Okay, palabas na kami ng Abu Dhabi Mall. Sorry guys, hindi ko nakuhanan yung ng hindi ako nakapag-film doon sa embassy dahil gawa ng ano siya, bawal. So, paglabas namin, we're going now to Marina Mall. At mag-try ako mag-film doon kung anong makuha ko ng mga views na magaganda dito sa Abu Dhabi. Ito yun, we're going now to Marina Mall. Laki ng Abu Dhabi, tapos ang tataas ng mga building compare sa Al Ain. Ang tataas ng mga building nila dito para ding Dubai. At saka pero mas congested ang Dubai kaysa dito, matraffic, mas matraffic ang Dubai. Ang Abu Dhabi naman okay lang kasi sabi nga, planned city daw ang Abu Dhabi. Ang Dubai kasi hindi. So, lahat ng mga streets dito, mga buildings, nakaplano. Kaya, mas para sa akin, mas maganda ang Abu Dhabi. Ang Dubai, planned na rin. Ngayon. Pero noon, hindi. Ngayon lang siya. This is Sheraton. Sheraton Hotel. Heading now to Marina Mall. Noon, ang Dubai hindi raw planned city. Ayan lang siya naging old city kasi ang Dubai para siyang Manila. Tapos ang Abu Dhabi parang Cebu. Kaso lang ang Abu Dhabi ang capital city. Tapos mas open, medyo open ang Dubai kasi sa Abu Dhabi. Kasi open city nga siya. Ang Abu Dhabi medyo conservative pa, konti. Pero medyo na open na rin ang mind nila. Ito yung Abu Dhabi. Yeah. Ito yung Corniche. Corniche, ang ibig sabihin, tabi ng dagat. Corniche. Nakita nyo? Ito yung Corniche. Nakita nyo yung Bumanda. Doon yung Marina Mall. Marina Mall is located near the sea. Marina. Saka ito naman yung mga building na harap nito dagat. Ito yung dagat, Corniche, at ito naman yung mga building harap ng dagat. Ito yung street. Ito yung Corniche Street. Corniche Road. Ibig sabihin ng Corniche, along the near the sea. And see the view. Side. Ayan, doon pa banda, may mga beach dyan na pwedeng mag-swim, may bayad at saka meron din mga free. Pwedeng mag-swim dyan na free, meron din mga bayad yung iba. So, ito yung beach ng Abu Dhabi. Thank you.
ng dagat dito sa Abu Dhabi. Dagat sa Abu Dhabi. At ngayon, like ngayon, taglamig dito. Taglamig pa. Winter pa, medyo malamig pa. Hindi nga kami gumamit ng AC. Kasi 23 degrees. Sea check, 23 degrees. Hindi pa kami, hindi na kami gumamit ng AC kasi medyo okay ang weather. Hindi na init, hindi rin siya na malamig. So pwede ka, umupo dyan, standby ka. Standby ka dyan sa mga benches. Ayun, kasi maganda yung panahon eh. Hindi masyadong mainit kahit 11 o'clock na in the morning. Almost 12 o'clock. Quarter to 12 in the morning. So, 11:45 in the morning. Ayun. Yan, ito na yung Marina. We're approaching Marina Mall. Marina Mall. At saka, yan, yun yung Marina Mall. Ito yung view in front of Marina Mall. Maganda lang kasi sa Marina Mall kasi maraming parking available. Kasi last time kaming pumunta dito, madaling bilis na kami nakapag-park. Ayun ang maganda. Ito, Marina Mall. Hindi siya masyadong malaki pero sa labas, pero sa loob niya malaki si Marina Mall. Ikot lang tayo doon, no? Para makita dito yung Marina Mall. Doon ba? Oo. Ikot lang tayo ha guys, pero hindi tayo pwedeng pumasok gawa ng ano daw yung yan sa harap po, may mga yacht na foreign. Ikot ka lang dyan sa ikot-ikot lang. Ito yung Marina Mall. Welcome to Marina Mall guys. Okay, ang laki ng Ferris wheel oh. Di pa ako nakasakay niyan, takot ako. Ano yung art na yan? Ayun. Ito yung Marina Mall. Okay? Ganyan lang siya. Hindi masyado siyang malaki. Pero sa loob, malaki. Mamaya, guys, kasi going back to Al-Ain, madadaanan natin yung mosque, Grand Mosque ng Abu Dhabi. Pinakamalaking mosque dito sa UAE. Located nandito sa Abu Dhabi. So, going back to Al-Ain, almost 2 hours na naman ang travel. Magfi-film ako doon. Pero sa labas lang palasyo tayo. Ayun yung palasyo ni President. Napakalaki yung palasyo. Pero hindi ko alam kung makikita ba sa palasyo. I don't know also kung open siya for the tourist. Sa mga turista. Hindi ko rin alam. Kasi kahit na matagal na ako sa Abu Dhabi or UAE, nga 12 years na rin ako mahigit. Pero hindi pa ako nang kagala dito ng todo kasi nga busy sa work. Walang time. At wala pa sigurong chance talagang mag-gumala. So maybe in the coming, in the future, magfi-film din ako sa mga iba't ibang views ng UAE bago man lang makapag-for good sa Pinas. Char! So, ayun. Ito. This is the way, naka-GPS po kami. This is the way going to back to Al-Ain. At ito nakikita nyo guys, yung tinuro ko yan. Gate yan siya. Gate pa lang yan, take note. Gate pa lang yan, going to the palace na kanina na inano ko. Yan, palasyo yan ni President. Yan. Yan siya. Yan, take note, guys. Yan siya. Ano pa lang yan? Kaya pa lang going to the palace. So, I think it is open for the public. Mga turista. Or hanggang gate lang sila. Kasi, stricted, maraming security guard. This is the Grand Mosque. Guys. So, we are approaching. We are near. Grand Boss. Now, naghahanap lang kami ng parking. Pero, siguro hindi na kami papasok kung wala kaming makitang parking.
Ito yung Grand Mosque. Ito yung pinakamalaking mosque sa UAE. Dito located sa Abu Dhabi. Ang pangalan niya is Sheikh Zayed Grand Mosque. Ito yun, ang main entrance. Yan, ang main entrance. Ganda guys, no? Yaman kasi nila, oh. Tingnan mo. Umikot lang tayo kasi wala kaming, hindi namin alam kung saan kami paparada. Kaya iikot lang sarado. Kami, sarado. Sarado, hindi namin alam kung saan. Kasi yan yun ang Grand Mosque. Car Park South. So, papunta dito. Yung parking. We will see, we'll check kung pwede. Kung wala, nanatay ko na. This is going to parking, I think. Oh. Ah. Ay, sarado. Sarado. Close. Bakit close? Ay, hindi pala parking yun. Ang laki niya, guys. Biro mo. Kaano kaya kalaki ito? Umikot lang tayo, oh. Umikot tayo sa Grand Mosque. Ang laki. See? So, this is open to the public. Mga turista, marami pupunta dito na iba't ibang lahi. At kasi dito nilibing yung mga yung president. First president of UAE na si President Sheikh President Zayed. Zayed. Al-Nayan. Dito nilibing sa loob. Loob. Yan sa loob ng mosque na yan. Diyan siya nilibing. Pero we will try na ano na makapark at pumasok. Kasi hindi ko alam kung pwede ba. Hindi ko alam, oh, maraming turista, oh. Hindi namin alam kung pwedeng mag-film sa loob. This is the Grand Mosque. Yan na yun. Nag-exit na kami, bumaba na kami, hindi na lang kami. Bumaba kami sa parking space doon sa basement. Kaso, ang daming tao, ang daming turista ngayon. So, nag-decide na lang kami na exit na lang kami, uwi na lang kami. Next time na lang, yung may time talaga na intended para bumisita dito sa Grand Mosque. So, ito na yung palabas ng Grand Mosque. Pauwi na kami ng LA gamit ng GPS. Yung Grand Mosque. Labas ng main gate.